Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating guro na si Mrs. Sofia Goros-Peferrer at sa aking mga kapwa kamag-aral. Ako po si Christine Jane V. Madrid at ang tatalakayin natin ngayon ay ang Araling 4, Kabanata 4, Pag-aaral sa Ateneo. Ang pagpasok ni Rizal sa Ateneo. Hunyo 20, 1872, sinamahan si Rizal ni Pasiano para magpunta sa Maynila at kumuha ng pagsusulit sa mga aralin sa Kristiyano, aritmetika at pagbasa sa kolegyo ng San Juan de Letran. Nagbalik si Rizal sa Calamba upang dumalo sa kabisahan nito at sa kanyang pagbabalik sa Maynila ay nagbago ng isip si Rizal at nagbalak na pumasok sa Ateneo. So, simula nang bumalik si Rizal sa Maynila mula sa Calamba ay nagsinustunan nitong pumasok sa Ateneo. Hindi tinanggap si Rizal sa Ateneo sa mga dahilan na huli sa patalaan, maliit para sa kanyang edad, or hindi akma yung kanyang taas or height para sa kanyang edad. At sa kauna-unahang pagkakataon ay ginamit ni Rizal ang apelyedong Rizal kumpara sa kanyang apelyedong Mercado. So, dahil nga hindi tinanggap si Rizal sa Ateneo ay may tumulong sa kanyang tao. Yun ay si Manuel Cerex Burgos na pamangkin ni Jose Burgos at yun nga ang tumulong kay Rizal para makapasok sa Ateneo. Senyora Titay, nagmamay-ari ng paupahang bahay sa daang Caraballo labas ng Intramuros. Sistema ng Edukasyong Hiswita. Ang sistema ng edukasyong Hiswita ay mas nagkaloob ng mas advanced na edukasyon kumpara sa kolehiyo noon sa Pilipinas. At ang Hiswita ay isang pag-aaral o paaralan kung saan nasa ilalim ng simbahan. Ang sistema ng edukasyong Hiswita ay may matinding disiplina at instruksyon panrehiliyon o aral ng Katolisismo, kaalaman sa sining at agham. At meron silang pananaw na ang isang matalinong Katoliko ay magiging mabuting tagapagtanggol ng simbahan. Ad majorem diu gloriam ang pangunahing pilosopiya ng Ateneo. Hinati ang klase sa dalawang pangkat. Ang dalawang pangkat na ito ay ang Imperyong Romano at Imperyong Cartago. Imperyong Romano, internos o mga mag-aaral na nakatira sa loob ng bakuran ng Ateneo. Imperyong Cartago, externos o mga mag-aaral na nakatira sa loob ng bakuran ng Ateneo. Okay. Unang taon sa Ateneo, 1872 to 1873. Ito ang unang taon ni Jose Rizal sa kanyang pag-aaral sa Ateneo. Padre Jose Bet S.J., ang guro ni Rizal sa kanyang unang taon sa Ateneo. Si Rizal ay isang eksterno, ngunit pagkaraan ng mga linggo ay naging emperor na siya. Si Rizal ay isang nasa imperyong Cartago o eksterno. Larawang pangrehiliyon, unang gantimpala na napanalunan niya sa kanyang pag-aaral. Colegio de Santa Isabel. Dito nag-aral si Rizal ng wikang Espanyol tuwing pangating oras. Para nga matagbuti ni Rizal ang kanyang kaalaman sa wikang Espanyol ay binalak na rin niya or ginawa na rin niyang mag-aral sa Colegio de Santa Isabel para mas mapag-aralan ang wikang Espanyol. Ito ay tuwing kanyang pangating oras. Sa kalagitnaan ng taon ay hindi nagbuti si Rizal sa kanyang pag-aaral dahil sa sama ng loob na naging dahilan ng di niya pangunguna sa klase. Yung sama ng loob ni Rizal ay gulot ng kanyang isang guro, hindi magandang pamumuna sa kanya o hindi makatuwirang pamumuna. Kaya siya ay nagkaroon ng sama ng loob at naging dahilan ng hindi niya pangunguna sa klase. Bakasyon ng 1873, nasa bilangguan ang ina ni Rizal na lubos na nagpangalungkot sa kanya. Ikalawang taon sa Ateneo, 1873 to 1874. Hindi nagpakita ng pangunguna sa pag-aaral si Rizal. At yun nga ay dahil pa rin doon sa kanyang sama ng loob
dahil na rin sa pagkakulong ng kanyang ina, na lubos na nagpalungkot sa kanya, at yung hindi pamumuna o hindi makatuwirang pamumuna ng kanyang guro sa kanya. At dumating sa Ateneo ang ilan sa kaniyang mga kamag-aral dati, sabi niya. Hinulaan ni Rizal ang nalalapit na paglaya ng kanyang ina mula sa bilangguan. Sa ikalawang taon sa Ateneo ni Rizal ay wala masyadong mahalagang pangyayari kay Rizal sa Ateneo ng taong ito. Hilig sa pagbabasa. Nagsimula si Rizal ng paghihilig sa pagbabasa at ilan sa mga aklat na ito ay ang mga sumusunod. Ito ay ang Count of Monte Cristo na isinulat ni Alexandre Dumas, University History na isinulat ni Cesar Canto na pinilit niyang ipabili sa kanyang ama. Travels in the Philippines na isinulat ni Dr. Fyodor Jabo. Ikatlong taon sa Ateneo, 1874 to 1875. Dumating ang kanyang ina at ipinalam nito ang kaniyang paglaya kay Rizal. So, sa taon na ito, sa taon na 1874 to 1875, gumaya na yung kanyang ina, gumaya na yung ina ni Rizal at ipinalam ito niya agad kay Rizal. Ang para si Rizal ng kanyang mga kapwa kamag-aral ng Espanyol sa wikang Espanyol dahilan na mas mahusay ang mga ito sa tamang pagbigkas. So, nag-aral nga si Rizal dati sa wikang Espanyol, ngunit natalo pa rin siya ng kanyang mga kamag-aral na Espanyol dahil nga mas mahusay ito sa pagbigkas, sa tamang pagbigkas ng wikang Espanyol. Ikaapat na taon sa Ateneo, 1875 to 1876. Padre Francisco Sanchez ang nasabing pari na humikayat kay Rizal upang mag-aral na mabuti at lalo na sa pagsusulat ng mga tula. Dahil nga dati, hindi nagsumikap si Rizal dahil sa mga problemang dumaan sa kanya, kagaya ng hindi makatuwirang pamumuna sa kanya ng kanyang guro at pagkakulong ng kanyang ina ay may isang tao na humikayat sa kanya upang mag-aral pa rin ng mabuti. Lalo na sa pagsulat ng tula, yun na nga ay si Padre Francisco Sanchez. Isa rin si Padre Francisco Sanchez o ang pinakapaboritong guro ni Rizal at sinasabi niyang isang modelo ng katuwiran at pagsisikap para sa pag-unlad ng kaniyang mga mag-aaral. At sa taon na ito ay nakatanggap nga si Rizal ng 5 medalya. Huling taon sa Ateneo, 1876 to 1877. March 23, 1877 ay nagtapos si Rizal sa Ateneo at nagtamo ng Bachelor in Arts. Isa sa mga pinakamataas na nakukuha pag nagtapos na ng pag-aaral noon. Naging pinakamuhusay sa lahat ng mga asignatura. Mga naging ibang gawain sa Ateneo. Si Rizal ay naging isang kalihim ng Marian Congregation, isang kasapi ng Academy of Spanish Language at Academy of Natural Science. Nag-aral din ng pagguhit kay Agustin Saez at ng paglilo kay Romualdo de Jesus. Nag-aral din siya ng eskrima at gymnastics. Padre Jose Villaclara nagsabi kay Rizal na tigilan na ang pagsulat ng tula. So kung may naghimok kay Jose Rizal para mag-aral na mabuti, lalong-lalo na sa pagsulat ng tula ay may nagsabi din sa kanya na tigilan na ang pagsulat ng tula at yun ay si Padre Jose Villaclara. Likhang lilok, imahe ng Birheng Maria na ipagkakaloob sana ni Rizal kay Padre Leonard. Okay. Unang pag-ibig ni Rizal o ang kanyang first love ay si Segunda Katigba, ang unang babae na minahal ni Rizal. Mariano Katigba, kapatid naman ni Segunda at kaibigan ni Rizal. La Concordia ang paaralan na pinasukan ni Segunda Katigba. So, dahil nga hindi nagkatuluyan si Jose Rizal at Segunda Katigba ay
lubha itong nasaktan at kumbaga nagkaroon siya ng ibang babae upang matakpan ang kanyang sakit na nararamdaman kay Segunda Katigbak dahil nga sa dahilan na may lalaking nakatakdang mapang-asawa ni Segunda Katigbak na yun ay si Manuel Lul. So, ayun lang po.